Dito sa Pagoda Auto Supply, nagkakilala kami ng customer na ipakabit sa akin yung spark plug na nabili niya. Dirt mechanic, baka pwedeng pakilagay yung spark plug na ito. Wow! Bago ba, bago? Bago yan. Ayos ah. At di ko alam, may mga viewers pala ako na bumibili ng pyesa. Kaya isinama ko sila sa video para pasalamatan. Actually, pahinga ako ngayon at bibili lang sana ako ng pyesa para bukas. Kaya maraming salamat sa mga viewers ko at sa mga nagtatanong, pasensya na kung hindi ko kayo masagot lahat. At sa mga gusto naman magpa-schedule para magpagawa, wala kasi akong shop at mag-isa ko lang gumagawa. Sana maintindihan nyo kung hindi ko kayo mapagbigyan lahat. FYI mga boss, hindi lahat ng sira ng sasakyan is kaya kong sagutin. Kaya humihingi ako ng pasensya at pangunawa sa inyo. Balik na ako sa trabaho. Kung ganito yung sasakyan nyo at model 2022 at gusto nyo lang naman palitan ng spark plug, bunutin nyo yung apat na socket wire dito sa ignition coil. Tapos meron itong apat na bolt dito sa ignition coil. Pag naluwagan nyo, pwede nyo nang i-manual ng kamay nyo para mas mabilis yung matanggal yung bolt. Gamit nyo lang ng socket wrench sa number 10. At pag okay na, pwede nyo nang hugutin isa-isa itong ignition coil niya. Sa pagbunot ng ignition coil mga boss, huwag nyo kagbibiglain ba masira. Ang gawin nyo, dahan-dahan nyo siyang iangat. Pag naiangat nyo, medyo uga-ugain nyo lang ng kaunti hanggang sa bumitaw sa spark plug. Tapos gamit ka na ng spark plug wrench mo ngayon para matanggal na itong mga spark plug. Sa pagtanggal yan mga boss, pihitin mo lang naman pakaliwa para lumuwag siya. Tapos pag naluwagan mo na, pwede mo na siyang kamayin para mas mabilis mo siyang matanggal. Tapos lipat ka uli sa susunod na butas. Same procedure lang naman gagawin mo, paluwag kaliwa. Pag lumuwag na, kamayin mo na siya ulit. Kasi mas mabilis mo siya matatanggal pag kinamay mo. Kasi kung gagamitin mo yung ratchet, mas mapapagod ka para sa akin ha. Eh yan, pag napaluwagan mo na, kamayin mo lang, mas mabilis mo matatanggal yung spark plug. Kumbaga sana mas mabilis mo siyang maluluwagan. Ganun lang diskarte mga boss para hindi ka masyadong pagod. At pag maluwag na yung mga spark plug, gamitin mo tong ignition coil niya. Dahil nga sa malalim yan, ayan ang gagamitin mong pangkuha sa spark plug. Kakapit yung dulo niyan. Ayan o, di ba nakita mo? Kumakapit yan mga boss. Ganyan lang ang diskarte ng pagtanggal ng spark plug kung wala kang special tools para mabunot mo yung spark plug. Ang gamitin mo, yung ignition coil niya. Yung dulo kasi nung ignition coil mo, masikip yan. Na kapag itinusok mo yan sa spark plug, kakapit siya ron. O, di ba? Mabubunot mo siya. Hindi ka mahirapan. Tapos ito na ngayon yung bagong apat na spark plug. Dahil nga sa malalim yan, ang gagawin mo, idikit mo itong spark plug gamit ang daliri mo sa head. Tapos dahan-dahan mo siyang ipa-slide pababa para hindi mo siya maibagsak. Ganun ang diskarte ng pagkabit ng spark plug yan mga boss. At pag nailagay mo na yung apat na spark plug, gamitin mo na yung spark plug wrench mo. Ayan ang gagamitin mo munang pang higpit. Mas maganda kung kamayin mo na rin mga boss. Mas madali kasi. Gaya ng sinabi ko, kita mo mas madali ko lang siyang inihigpitan, di ba? Isa-isahin mo. Mas maganda kasi yung kinamay mo siya, maipakapit mo muna yung thread bago mo siya totally higpitan. O, di ba? Pag okay na, o, tsaka mo ngayon siya ihigpitan. Di hindi ka nangangamba na baka lustrig yung pagkakakabit mo ng spark plug kasi kinamay mo naman mararamdaman mo yun, di ba mga boss? O, yung apat na yan mga boss, ipinal mo na ngayon yung paghigpit mo gamit yung ratchet mo. Sa paghigpit naman ng spark plug, mga boss, madali lang. Sumasagad yung thread niyan. Kaya pag naramdaman mo, matigas na siya ipihit, okay na yun. Minsan kasi nangyayari, pag sumobra ka sa higpit ng spark plug mo, eh naiinitan pa yan. Ako, ang hirap tanggalin. Eh, dyan sila na problema ngayon. Kaya minsan, napupunta sa top overhaul. Kaya kapag okay na yung higpit niya, tigilan mo na. Dahil hindi naman makakatulong sa makina yung sobra-sobrang higpit. At pag okay na, di ba, mahigpit na spark plug, o dahan-dahan mo na ngayon ilagay itong ignition coil niya. Siguraduhin mo lang, ayos yung pagkakasentro mo sa spark plug bago mo siya ibaon. Tandaan nyo, rubber lang yan. Pwedeng mapunit yan kapag wala sa sentro yung paglagay mo. Mahalaga kasi na maganda yung pagkakalapat niyan bago mo ilagay yung apat na bolt niya na number 10. At pag okay na, o ilalapit ko para makita nyo yung socket wire kung paano ko siya isasaksak. Sa pagsaksak naman ng socket wire mga boss, madali lang. Pag naitusok niya, mapapansin nyo may tutunog. Ibig sabihin nyo, nag-lock na yan. Ayan o, nakita nyo yung socket wire, di ba may butas sa gitna. Pag itinusok niya, may papasok sa loob. Yun ang nag-lock. Pag tinanggal nyo naman itong socket wire dito sa ignition coil, pisilin nyo lang yan tapos bunutin nyo, bibitaw na yan. Tandaan nyo, maging maayos kayo sa pagkabit ng socket wire sa ignition coil. Hindi kasi pwedeng maluwag yung socket wire, pwedeng pag umandar yan, mabunutin.
nagugunot yun, papalya, baka magulat ka. Tapos pag okay na, oh, pwede mo nang ilagay yung apat na bolt na number 10. Sa paghigpit naman ng mga bolt niyan, dyan sa ignition coil mga boss, yung tamang higpit lang. Madali kasing masira yung thread niyan dyan sa bulb cover. Kasi pag nalustrig yan, wala nang kakapitan ito ignition coil mo. Eh dapat ito ignition coil, hindi yan pwedeng gagalaw-galaw. Maapektuhan yung bigay ng kuryente. Na ang kasunod doon, pagpalya na ng makina mo, na minsan hindi mo nalalaman dahil sa paggawa mo, kaya ka nagkaroon problema ngayon, papatingin mo ngayon sa gagawa. Sasabihin mo, pinalitan ko lang ng spark plug, pumalya na. Eh ang problema, diniskartehan ka na, yari ka na. Tama na nga, paandarin ko na itong makina. O di ba okay na? Actually, the next day, pinapunta ko ng may-ari nito sa bahay niya. Ayun nga, nagpa-setlist na siya. Sa mga brake, sa chase oil, sa mga filter. Kaya abangan nyo na lang yung mga video mga boss. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong idea kung paano yung pagpalit na ginawa ko sa spark plug. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung okay lang sa inyo. Salamat!